Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magkabit ng isang RD extender o yung tinatawag na gold link. Ayan. So ito papakita ko sa inyo. So ito yung guys. So ikakabit natin to dito sa aking RD na L2A9 na base sa aking research or pananaliksik. Biglang ganun eh, no? Ito ay compatible sa 11 speed. Ayan, kaya lang yung ating cogs ay 1146. Ayan. Bago nga pala guys, kahapon gumawa ko ng video nito kung paano ayusin yung RD screw kasi lumusot. So ilalagay ko na lang dito or dito ba 'yon? Ayan, para sa mga hindi pa nakakapanood. Ayan. So sa mga bago nga pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Archery. Gumagawa nga pala ako ng bike check videos, mga tutorial at unboxing na related sa bike. Ayan. So, sa ngayon guys, ito muna tayo. Ayan. Yung ating RD, nakalimutan ko na, extender or goat link. Ayan. So, tara guys, gabit na natin tong goat link ko kasi sumasayad yung RD ko doon sa biggest cog. Ayan, so ito daw yung solution para hindi sumayad. Ayan, so tara guys. So ayan guys, papakita ko muna sa inyo bakit ako gagamit ng goat link. Kasi itong pinaka guide pulley. Ito kasi tension pulley, tapos ito B screw. So T, G, B para mas lalo ninyong matandaan. So ito muna, ano muna tayo, tension pulley para yung kadena natin hindi lawlaw. Tapos itong guide pulley, ito ngayon yung maglilipat sa kadena sa mga iba't ibang gear. Ayan. So kaya ako gagamit ng goat link kasi guys, sumasayad nitong guide pulley dito sa may pinakamalaking gag. So papakita ko. So ayan guys, sumasayad na siya. So kaya kailangan natin gumamit ng goat link. Ayan guys, so tingnan nyo oh. Nakikita nyo, ayan. So sayad na siya oh. So kahit i-adjust ko na yung B-screw niya guys, sayad na sayad pa rin yan. Kaya gagamit na tayo ng itong goat link. Ayan. Nabili ko nga pala to guys, 50 pesos lang sa tao. Ayan, so used na to. So may mga nakikita ko nito, brand new. Ayan, nasa 100 pesos. So syempre kailangan tanggalin muna natin tong RD kasi dito natin siya ididikit sa pagitan ng hanger, RD hanger, tapos itong RD. So kailangan tanggalin ko muna tong kable kasi nakaharang siya dito sa pinakatornilyuhan. So kailangan muna natin tanggalin tong RD. So lagay ko muna sa smallest gag. So ayan na, try tatanggalin muna natin to guys. So first time natin magtatanggal nito. Kaya sana hindi tayo magkamali. Ayun, uy! Ayan, so tanggal na siya guys. Lawlaw muna natin. Then susunod na natin kabit to. Itong ating goat link or RD extender. So dito natin siya ilalagay. So ito yung magiging ano niya, ayun oh. Yung parang B-screw niya dito. Ayan, so ito yung magsisilbing B-screw. So kakabit lang natin dito. Ayan, so ikpitan lang natin. Ayan. Tapos doon na natin ituturnilyo yung binaklas natin kanina. So dito sa goat link. Ayan. So ayan na guys, nakabit na natin yung goat link. Kaya lang medyo lawlaw yung kadena natin. Ayan. So adjust natin yung B-screw.
So, adjust natin para kagaya ng sinabi ko kanina, guys. Ito, tension pulley. Tapos, guide pulley. Ayan, law-law, oh. So, gagamitin natin itong B-screw para mahatak nung tension pulley yung kadena natin para hindi ganyan lalawlaw. So, kung makikita nyo, guys, tornilyo lang yung aking gamit na B-screw. So, kung napanood nyo yung video ko, guys, inayos ko lang to kasi lumusot na to. Ayan. So, lawlaw pa rin. So, palagay ko okay na, guys. So, tingnan nyo, oh. Ayan. So, palagay ko okay na siya, guys. Kanina, lawlaw yan. In-adjust ko lang yung B-screw. Okay na siguro to. So, tingnan natin, guys, kung sasayad pa rin yung ating pulley. Itong pulley na to, guide pulley dito sa bigas kag. Higpitan ko muna, guys, lahat ng tornilyo. Tapos kabit ko yung kable ng shifter. So ngayon, tingnan natin kung ano ang magiging resulta nung kinabit natin na goat link. Yan, kambi tayo. So ayan. Ayan na yung itsura niya, guys. Medyo malayo nga lang siya. Ayan, kung lapitan natin. Ayan, medyo malayo lang siya. Kasi hindi ko na siya loose dito. Kasi lalawlaw na yung kadena kapag nilose ko pa. So, ayan na yung pinakamaganda niyang setup niya, guys. Isa pa, pakita ko sa inyo. Guys, hindi nga pala ako mausay magtono, ha. So, tingnan niyo yung tension niya, guys, oh. Oh, tama lang. Pag niluwagan ko pa yan, lalawlaw na. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diyan, guys, may kabit, may sabit. Di ko alam kung bakit. Ayan, so may bandang 8, 9, and 10. So, dun lang sa may 8, may sabit. Ayan, guys, pa-help naman ako, pa-comment kung bakit may sabit yung 8 ko. Ayan, isa pa, guys, oh, tingnan nyo, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, oh, 8. May sabit sa 8, guys. Patulong naman ako. 9, wala na. Pagdating sa 10, wala na rin sa... wala na ring sabit. So, okay na ako para dito. Yan. So, yan yung video, guys, kung paano ko kinabit yung aking RD extender or goat link. Ayan. So, paalala ko lang, guys, gagamit tayo ng RD extender or goat link kung hindi compatible yung ating RD saka yung cogs. Kaya ako gumamit, again, guys, naka L2A9 ako, base sa website ng L2, ito ay 1136 lang. At ang aking cogs ay 1142. Kaya gumamit tayo ng RD extender or goat link. Kasi pag hindi ka gumamit, sasayad yung guide pulley mo sa biggest cog ba tawag dito. Ayan, guys. So, ayan lang, guys. Till next time. Archery nga pala, guys, kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo, guys, kung may sakali ako may nagawang mali or mayroon kayong masasuggest sa akin na may iba pang paraan na mas maganda. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Road to 3,000 tayo, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Thank you. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.